My colleagues, you want to comment, ask questions? It's already 8:31. Maraming salamat po, Chairman. Marami po akong gustong itanong, pero kanina pa po ito, pero... Please. Opo. Yun lang pong una sana sa human rights kay Ma'am Junite Rose F. Barukillo, ma'am. Opo. Magandang gabi po. Inabot na po tayo ng gabi. Gusto ko lamang pong tanungin, ma'am, kung kanina po sinabi nyo parang hindi pa kayo nag-iimbestiga, kayo po ay nagmamatsyag pa lang, parang ano pong pinagkaiba nung nagmamatsyag sa nag-iimbestiga? Right now, Your Honor, pareho na pong ginagawa ng aming opisina sa regional office yung pagmamatsyag at pag-iimbestiga. Sa pagmamatsyag po, daily we monitor them online and field works. Pumupunta po ang ating mga investigador sa area or outside the KOJC compound or inside if we're allowed. Yun po minomonitor namin kung ano yung mga incidents. Like in cases during dispersal, we were there, we were observing, we were monitoring. With respect to the investigation po na trabaho ng human rights, we already started it po. We already sent communication to both sides, the KOJC and the PNP, because as I have said earlier that we need substantial evidence sa lahat ng mga incidents of alleged human rights violations. So we have sent communications to both sides requesting them for statements and affidavits, kasi yun po ay makakatulong sa aming investigasyon. So we are waiting for their replies po. So that will start actually our investigation to roll ball po. Bali, ibig niyo pong sabihin, aantayin niyo pa po yung kanilang mga kasagutan bago po kayo makapagbibigay ng resulta? As part of our mandate po, Your Honor, we have to observe due process po. So in certain instances, yung mga incidents po, we really have to request their statements and counter affidavits kung meron po. So we really have, we already have incidents already listed na merong mga alleged human rights violations like the incidents kanina na mga na-mention from both sides. But we have to get the statements from both sides as ordered po din ng amin ng central office po. So bukod po dun sa na-witness nyo na, kailangan po ng statement. As directed by our central office po, Your Honor. So gaano po kahaba yung aantayin natin na panahon? It would really depend din po. Yung pinakamabilis po, pinakamabilis lang. Para alam lang po natin, kasi ako po. As far as I know po, Your Honor, as soon as they've given us our statements, kasi we have already the directive to expedite na madaliin din talaga ang aming investigasyon. We already have the videos as evidence, as part of the evidence, but we really need the side of both parties din po just so makompleto namin yung investigation. So as soon po that they would be able to give us their side of their stories dun sa mga allegations, we will expedite po. That is the directive po of our chairperson to expedite the investigation. Yung pong expedite na yon, mga ano lang po, bigay lang po kayo ng idea kasi para mga 1 month, ganun. Your Honor, I can without preempting the ano po of our, because on our level po sa regional office, we will just have to submit the evidence to our central office. And then yung aming central office po yung gagawa ng decision whatsoever for the finding of human rights violation. So I do not want to maybe in the next hearing, if our chairperson would be available, he could... With the indulgence of Senator Padilla, alam mo ma'am, ako, lumaki ako dito sa Davao, second lieutenant pa ako, pag-graduate ko sa PMA, pero kinasanayan ko na yung human rights, Commission on Human Rights, napatay namin yung NPA. Ngayon, kinahapunan, may statement na kagad yung human rights na yung ginawa ng mga PC ay hindi makatarungan. Binayulit yung karapatan ng mga
nung mga hindi pa nga niya sasabihin na NPA, kundi yung mga tao, mga makakaliwa o ano ba yung mga militante, pinatay kaagad. Alam mo, nangyari ito umaga, pagkahapon may statement na kaagad ng human rights. I don't know bakit you're holding your pants as far as this issue is concerned. Your Honor, naglalabas din po ng statements ang so what statement provision. Have you done? So far, as far as this issue is concerned? We have always reminded both sides po, especially the PNP, to observe the maximum tolerance as well as when they conduct or the implementation of the service of warrant to observe also that they will be able to... Yung namatay, yung may namatay, tayo na so isang namatay. So namatay po, Your Honor, still part of the ongoing investigation po. Ah, katagal na investigation yan. Ilang... I will take that into, ano po, I will refer it to our central office. Apo ma'am, kasi para po sa amin, ayaw na po namin mag-escalate pa ito. Kasi kung titingnan niyo po, ano, parehong side, medyo kami po dito sa harap, nararamdaman na po namin talaga yung tension. Sana ma'am, kayo na lang po ang maging referee. Kayo na lang po ang ano, bilang kayo ang nasa human rights. Sana po kayo po ang manguna at magsabi sa amin kung paano ba natin ito madi-de-escalate. Kasi hindi po natin ito pwedeng pabayaan na ganito. Kasi nakita niyo naman po, may video yung ano, may video yung isa. Pag pinabayaan po natin ito, nakakatakot po ito ma'am kung na... magkasama po tayo kanina, nakita nyo naman po. Para po sa akin, napakahalaga po ng papel po ninyo. Sana po ay kaagad magawa po ninyo. Yes po, Your Honor. We will take that po in consideration po talaga. At amin pong ipapaabot din po sa aming central office for their guidance din po. Thank you po. Maraming salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga bayaning kapulisan. Sir, alam niyo po, ako po ay tunay na tagahanga ng kapulisan, lalong-lalo na po kapag ka we walk the extra mile para ma-serve po ang justice. Ano po, ako po dyan eh, talagang tagahanga po ako niyan. Opo, ako po ay naniniwala na kapag ang kapulisan natin nagpatulog-tulog, wala po talagang ma-serve na justice. Meron lang po akong mga mabilis na katanungan lang po. Una po kay General Torre. Sir, para lang po maging malinaw po sa lahat. Bali, sinasabi niyo po na wala pong expiration ang warrant of arrest. Tama po ba? That's what I believe, sir. And that's what the president, past president of IBP had already discussed in an extensive interview with... an ANC program that I just forgot right now, sir. Apo. Bali po, sir, yung pong pagsaserve ng warrant po sa loob ng KOJC, wala rin pong expiration yun. Magkapatid po yun, po. Yes, sir. Opo. Bali po, kung wala pong expiration yung warrant of arrest at wala din pong expiration yung pagserve ng warrant, gaano po katagal po ang iniisip po ninyo, sir, na pag take over po? Hindi ko po alam po ano pong tamang salita, ang legal na salita doon po sa mga bayani nating pulis na nandun. Meron po ba kayong ideal po, sir, na kung gaano katagal? Isang buwan pa po ba? O... In the last Senate hearing, sir, nang mag-dare si Mr. Katiil na i-welcome niya kami with a red card. Carpet, yung legal lang aming ginagawa. And I think at this point na talagang legal naman ang ginagawa. Ginang pa nga ng CA kahapon ang kanilang mga kung ano-ano mga TPO na hindi naman namin serbihin, na hindi naman talaga namin ginawa, sir. I actually told them in the transcript of the last Senate hearing, na-estimate ko lang, sir, sa laki ng problema ito, na I need maybe 3,000 people to search the area for a month minimum. Even without the interference, kasi sir, talaga namang, kung gagawa naman, ako naman sir, may ganyang billion, sir, makakagawa talaga ako ng bahay sa ilalim ng lupa na
na wala ka problema-problema, pera laman sir ang katapat niyan. Makakagawa talaga tayo sir ng bunker na pwede tayong tumira ng isang taon sir. And that is among the recurring information that was given to us by our informants. Pero at the end of the day sir, I really don't take joy in this job kasi ang before ako ma-assign dito sir, commander ako ng isang national support unit. Napaka peaceful ng aking existence. And I really can't refuse. And I really cannot go against orders issued against me. So, ito na nga sir ang naging resulta. I want this to be finished as soon as possible. Kaya lang sir, yun nga, every day that passes, naalala ko rin na sinabi ni Senate President Chis Escudero, nakakahiya ng PNP, hindi maare-aresto si Apollo Quiboloy. So, isa rin yun sir sa mga driving forces na kinukonsider namin. So sir, matapos ito sir. Sinasabi niyo po sir na 100% na naniniwala po kayong nandiyon si Pastor. Up to this point sir, wala kaming nakikita ang ebidensyang contrary na si Apollo Quiboloy wala sa KOJC. Nandiyan sa sir, paikot-ikot, running circles around us with the help of his supporters. So kailangan talaga namin sir ang search that will be done on our way. And with this sir, after the Senate hearing, I would like to ask the KOJC to cooperate with us. Otherwise, we'll be using again other provisions of the law like arrest for will be harder, sir, because walang katapusan ito. So, we'll be harder and we'll be ensuring that everyone who obstructs justice will be arrested. On the first day, actually prepared 500 people, 500 arresting officers to effect the arrest. Buti na lang, sir, binuksan nila ang gate because We are ready to that extent. May mga prison buses na kaming na-ready, sir. May mga arresting officers ako na-ready, investigators. Ang buong bagani hold on, sir, ay naka-ready ang 50 computer para mag-process na, sir. And we have coordinated with the prosecutor's office na ganito karami ang aming inquest sa araw na ito. And nangyari lang yan, sir, the next day, 20 ang aming inaresto, in-inquest namin, kinumpis ka namin ang dalawang crane na inilagay nila sa gitna ng kalsada, dalawang ambulance, at dalawang wing van, sana ang aming mahuli, isa lang nahuli namin, ang isa sir ay kanilang itinakbo. Which is okay lang sir. Pero at the end of the day sir, we really cannot abandon the victims of this crime. Not only because of moral principles, but of course, we really cannot abandon the service of this warrant because this is an order by a judge. And it is legally binding up to this point. Yes, sir. Salamat, sir. Apo, nirirespeto po namin, sir, yung inyo pong ano. Tanong ko lang po, sir, isa pa po. Totoo po ba na merong mga foreign visitors tayo nakasama po sa inyo pong pagsasagawa po ng inyong pag-serve ng waran? Definitely none, sir. So, wala hindi, po talaga. Hindi po totoo na may observers, trainers, o friends involved po tayo? Wala po, sir. As up to this point, sir, wala pa po, sir. At palagi na-insinuate yan, sir, ng mga taga-KOJC, dahil naman may warrant din naman sa US, si Pastor Quiboloy. Right now, sir, I would like also to emphasize na ang warrant lang naman ni Pastor Quiboloy, hindi lang Pilipinas eh. Pero we don't care about his warrants in the United States. What we care about is the implementation of legal warrants issued by Philippine Orbs. Thank you, sir. Ito po, sir, talagang... Yes, sir. If I may, just for the record, General Torre, yung gamit ninyo ng mga equipment na yan, not coming from foreign entities? All Filipino-owned, sir. Ha? All Filipino-owned. All Filipino-owned. Ang iba nga siguro, sir, Hindi galing sa Amerikano, ha? Wala, sir. Ang iba pa nga, ang isa nga dyan siguro, sir, baka kilala nyo pa, sir, dahil galing sa Minahan nga yan, sir, talaga, sa Davao del Norte. Okay, just for the record. Yes, sir. Thank you, sir. Kasi maraming speculations na yung equipo doon yung gamit ay galing sa Amerika, Amerikano. Mga Amerikano na gustong mahuli si Pastor Quiboloy. I do hope sometimes, sir, that it's the case because kung meron kaming mas sophisticated na equipment, sir, palagay ko mas mabilis namin na ma-achieve itong mission na ito, sir. I do hope that offers come and we'll always welcome that. As long as there'll be no strings attached, we'll just implement Philippine laws if they assist us. We'll all quarters, all helpers, all people interested in helping us, like how we
how we arrested the how we arrested Pauline Canada. Thank you. Information came from her employers. Thank you, thank you. Thank you, sir. Sir, kanina po pinakita po ninyo yung mga video. Sabi po ninyo nagmumura sila, hindi kayo nirerespeto. So, paano po ang treatment po ninyo sa mga KOJC members, sir? Sila po ba ay religious group o sila po ay political? Sa inyo pong onyo, sir, sa inyo pong mga briefing, sa inyo pong sundalo. I don't pass judgment. I will not pass. I have not passed and will not pass judgment to them, sir, at this point in time. Nagkataon na siguro, sir, na medyo, ayan, sa itim kong to at sa kapal ng balat ko, sir, eh, hindi na tumatalan sa akin ng ganyang mura, sir. So, medyo swerte rin ako sa bagay na yan, sir. At okay lang sa akin, sir. At nakikita natin na nakita niyo naman sa video kung paano kami tinitreat. Even on the first day, sir, ang nangyari kasi noon, sir, first day. Kaya hindi talaga, sir, totoo na may cooperation at the very first day. Really, the resistance is so strong. Nagkataon na, sir. Yan. Siguro. Ito nga, sir. Makapalambalat ko, sir. Hindi ako tinatablan ng ganyang mura, sir. Thank you. Yung treatment po sa kanila, sir, ng ating mga bayaning pulis, religious group pa rin po. Hindi naman po sila political. Yes, sir. Kumbaga, yung mga makakaliwa, yung magugulo, yung gano'n, hindi po. We still respect them, sir. And as you have seen in the many videos that we saw, di ba, sir, may tumalon doon, sir, na sinipa yung shield. Pagbagsak noon, sir, hindi yun inano ng mga pulis natin, sir. Pinabayaan lang yun. So, okay na, sir. We have always and will always exercise maximum tolerance. Thank you, sir. Salamat din po, sir. Chairman, magtanong lang po ako sa atin pong mga tiga KOJC. Kanina po, nabanggit po ni Attorney Dina Tolentino Fuentes, yes, ma'am, yung constitutional rights po ninyo, opo, na na-violate. Opo. Pwede po ba niyong ulitin at ipaliwanag po ninyo sa ating mga nakikinig kung ano po yung mga masyado po kasing islang kanina? Medyo tagalugin po natin. Opo, yung sinasabi po ninyong na-violate po sa inyo. Thank you po. I will try, pero Bisaya ho ako. So yes, ma'am. Hindi ako, sige po, kahit, I'm not as well-versed in Tagalog po. Hihingi na ako ng paumanhin sa inyo. Una po, the right to life, liberty, and property of the KOJC. Opo, yan po. Pakipaliwanag po natin. Opo, liberty of life. The right to life, opo, liberty, and property. O, liberty. Opo, liberty. Opo. Kalayaan. Kalayaan po. O, kalayaan po para? Kalayaan po. Para mabuhay. Yes po. Opo. And the right to live peaceably in the residences. Mamuhay saan ng... Saan po ba yung residence nila? Saan po ba yung residence nila? Ang residence po nila sa compound po. Isa yun. And so na-violate po yun. Bakit po na-violate? Yes, opo. Bakit po na-violate yung kanilang kalayaan, mabuhay ng tahimik sa kanilang lugar? Eh, hindi na ho sila nakaka-move freely around. Nung first day pa po, pati kami ho, nahirapan. Ako po, kinausap ko po yung mga pulis sa gate 18. Please, papasukin ninyo si Pastor Marlon. He is the executive minister. Hindi ho siya pinapasok. We have to ask permission. And hindi ho nila, kami, abogado na kami, we have to ask permission for him to enter. And hindi ho kami pinahintulutan. Matagal ho bago siya nakapasok. Bukod po kay yes po, Sir Marlon Acobo, sino pa po ang mga hindi nagkaroon ng kanilang karapatan? Yung mga miyembro po. Yung mga miyembro. Ilan pong miyembro yun? I am not sure as of now how many are in the compound kasi nga po nag-celebrate sila nung kanilang anniversary. But I understand, if I'm not mistaken, maybe 2,000 to 3,000 persons live inside the compound. Ay, hindi po sila ba nakakamalayang nakakaikot? Hindi po. Lalo po nung mga sinaunang panahon when they started it, hindi ho basta-basta makapasok at makalabas. Paano po yung pagkain? Paano po lumalabas, bumili ng pagkain? Paano po? Ang pinapapasok, ang sinabi po sa akin ng isang tao, the sector commander in charge of gate 18 on the first day was,
pinapapasok namin ang pagkain, ang tubig, at ang medisina lang. Kung mga tao kailangan dumaan kami sa kanila. Pati po ako, muntik na ho hindi makapasok. So sa inyo po, paglabag po yun sa karapatan po? Yes po. Kasi po, they are implementing a warrant of arrest, not a search warrant. And the people who live inside, yung mga nakatira ho sa loob ng compound, eh hindi naman ho sila subject sa search warrant. Hindi naman ho sila subject sa warrant of arrest. So bakit hindi sila malayang makalabas at makapasok sa kanilang lugar? Yung iba pong tinrit sa labas kasi may mga galos o sugatan dahil sa ginawa nilang implementation sa umaga, hindi na makapasok. Nahirapan ho sila pumasok. So yun po ang with respect to the right to liberty and property, they were not able to do it. With respect naman ho sa mga bata, the right to education and to enjoy peaceful education. Pero ang sabi po ni Sir Torre, malaya naman daw po na makakapasok yung mga bata. Sir, kung may anak ho kayo at nakikita ho ninyo may mga pulis na naka-SAF uniform with, let me see, M16 clips here in full battle gear and police with riot shields and truncheons. And nakikita nyo na yung videos na may na tear gas or pepper spray, whatever they might decide to call it. Sa tingin ho ninyo, may papasok na bata? I don't think so. Pangalawa po, yung mga bata ho, even if they say na malayang makapasok ang mga bata, sa tingin po ninyo, yung mga parents hindi mag-worry? I don't think so, sir. So it's going to be very difficult for the children to have unhampered access to education. Wala which po bang, is, wala pong ibang daan po ba? Doon lang talaga dadaan? Doon pa rin sa kordon ng mga pulis po natin? Yes po. As of now, doon lang po. So yan po. Choice na po ng mga magulang na wag mo nang papasukin yung mga bata. Actually po, pinaparating po sa akin ng mga magulang, gusto na sana nilang papasukin yung mga bata. Pero natatakot po sila at tinatanong nila hanggang kailan po ito. Pag sinabi niyo pong natatakot, ano po yung intensity ng takot na ito? Takot na pwedeng magkaroon ng mental health problem? Ano po ba? Kasi kailangan ma-distinguish po natin ano bang takot po yan. Superficial lang po ba yan? Sir, I do not know for everyone because hindi pa ho kami nagkakaroon ng stakeholders meeting. However, sir, we were able to get feedback from several people already saying na takot sila magpa-enroll ng mga bata, pero mabuti na lang ho nagpa-enroll. Takot sila magpapasok sa mga bata kasi hindi nila alam kung may mangyayari during the day, which has been happening several times. So hindi ho nila alam. Parang sinasabi po natin, ma'am, na napipigil. Yes po. Napipigil yung pag-aaral ng mga bata. Yes dahil po sa sitwasyon na to. Yes po. Okay, po. Ano po yung pangatlo po na karapatan? Religious freedom. Naku, higat po yan. May sarili yan. Yes po. Because, remember ho, yung cathedral nila, when they pray ho, just like you are a devout Muslim, they pray every 3 hours. Every 3 hours. They start at 3 a.m. And that is all throughout the day. In addition to their devotionals. So, and they always face their cathedral. Unfortunately po, hindi na sila maka-Sunday service doon dahil hindi sila makapasok. Ginawa na nga hong command center. Pangalawa ho, in fact, Ma'am, pinipigil po ba kayo magdasal? Kasi kanina po nung nandun po kami, nagdadasal po yung mga membro natin. Sir, hindi ho sila pinipigil magdasal. Pero eto na lang po, kayo po, nakakapasok ho kayo ng maluwag sa inyong moske. Okay. Pero po, kung pipigilan ho kayo magdasal sa loob ng inyong mosque, hindi ho ba that is a constraint on the right to religious freedom? Opo. So yan po ang sagot ko. Pinigilan po kayong pumasok sa loob ng... Buti kami po. Mabuti na lang po. May one time si yung gwapong colonel po dyan, si Colonel Marantan, pinapasok ko ako one time. So nakapasok ko ako because he very kindly allowed me to enter. But aside from that ho,
hirap po kami magpapasok, pati abogado, sa cathedral po. So mas lalo na po yung ordinary workers who are voiceless, who are not lawyers. Yan po ang mga freedoms that are being raped. Sa labas naman po ng cathedral, nakakapagdasal po kayo? Yes po. Pero like I said, that is their cathedral. Kung hindi ho sila makakapray sa loob ng cathedral nila, at pati yung cathedral nila inuungkat lahat, which is their holy place, I think their religious feelings have already been outraged and their religious freedoms have already been curtailed. Officially po, ang KOGC compound ay religious. It's a religious compound. Sa papeles po ninyo. Sir, I am not the executive minister. Sino po ang pwedeng sumagot? Si Executive Minister Acobo po. Apo. Salamat po, Ma'am Atty. Thank you, sir. Sir Marlon Acobo, sir, pwede pong malaman lang po ang official papers po ng KOJC. Kung ito po ba, ano po ba ang registration po nito? Religious? Yes. Well, it's a religious organization po, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaintindi po, sir, pagka sinabing religious organization, yung buo, magmula sa gate hanggang dulo, ganun po? Yes po. Opo. So paano po yun? Sa ngayon po, sa nangyayari po sa inyo? Sa palagay niyo po ba nasasagasaan ang inyong religious freedom? Yan po ang hinaing namin, Your Honor, kasi nahihirapan na po kami, to be honest. No? The right to worship is being hampered. No? Hindi na kami makakapasok sa cathedral. Sunday, hindi kami makapagsamba. Dahil nandoon yung mga magigiting nating mga pulis, nakaharang yung kanilang mga riot shield. Pinipigilan po ba nila? Yes. So several times I attempted to go in. But I was, pagka lumapit ka, itataas na yung riot shield. Lalabas na lang yung mga truncheon. Para bang ready, let's get ready to rumble. Parang ganun. So, anong gagawin namin? Kaya nga nakiusap ko kay Mr. Torre, a day before our celebration, Your Honor, kami na ang may-ari ng property, kami pa ang nakiusap. Saan ka makakakita ng ganun? That's why, ang pakiramdam po namin, our constitution, our rights is being raped. Ginahasa ang aming karapatan. Ang aming, I don't know kung bakit ganun ka-obsessed ni Mr. Torre, na to the point na yung in the first day, nung sinabi nga sa akin na hindi na kami pwedeng tumawid mula rito sa cathedral going to hangar, nakaharang na yung mga police parang mga zombie. Nakiusap ako, pwede bang, hindi, ayaw talaga nila. So, ang tanong ko nga, Your Honor, hanggang kailan magiging ganito? Hanggang kailan aapakan ang aming karapatan? Sa palagay niyo po ba may katapusan? Sa inyo pong palagay, sa nangyayari po? Sila lang makakasagot. Kasi nasa kanila ang kapangyarihan. Sila ang batas. Si Torre ang batas. Salamat po, Sir Marlon. Attorney Israelito Turion, gusto ko lamang pong sabihin sa inyong dalawa ni General Torre tsaka Turion, parehong ibig sabihin yan is tower. Ano? Wala, mukhang kayong dalawa ang tower ng pag-uusap na to. Boss, ano po ang legal pang natitira na pwede niyo pong gawin para mahinto ito sa ginagawa po sa kay OJC? Ginawa na po namin, we were hoping dun sa TPO, pero yung Court of Appeals kasi mas hindi... Nag-issue po ng warrant, hindi po ba dapat yung mga court na nag-issue po ng warrant? May nag-file na po kami ng motion din dun. Oh, ano po balita for, po dun? No? Sa lahat po yun, sa lahat? Sa dalawang korte po. File na agad kami ng motion. Sa Quezon City at sa Pasig po? Yes. Well, due process requirements, ni-require yung prosecution's office to file a comment po. Yun po ang ginawa po ng presiding judge.
And on our part, right on the third day, we filed a certiorari. Pero yung executive judge kasi, yung certiorari namin under the expanded concept of certiorari under Rule 65, which empowers the court to look into the acts of other departments of the government as to whether or not they are still acting within their jurisdiction, whether they have not gone beyond their jurisdiction. But the presiding judge wanted to hold the hearing, and we felt the honor that kung i-hearing pa ito, ongoing yung violations, matatagalan. So we withdraw namin, nag-file kami ng certiorari din sa Supreme Court po. We are waiting that a miracle would happen, that a TRO will be issued likewise, Your Honor. We stated that in our narration of facts po. Yan po ang ginawa po namin. And doon sa Court of Appeals po, nag-file kaagad kami. When we learned about it at 4:44 in the afternoon, we prepared a motion for reconsideration, and we filed it at 8:24, I think, in the morning the next day. We raised, among others, I could not discuss really the merits, but yung Court of Appeals kasi hindi kami pinakomment, nag-grant na kaagad yung petition ng Solgen. So, diniscuss namin dun sa aming motion for reconsideration na third parties naman ito, hindi naman po ito si Pastor Apollo Sikibuloy. So, ang na-transfer kasi ang venue, yung pag-transfer din kasi ng venue, may MR din kami dun kasi supposedly doon yun sa korte ng RTC. Ginawa na po ninyo. Oo, ginawa na. Nag-aantay na lang po tayo kung anong decision. Sana po. And aside ano po sa palagay nyo ang ating long process? Ano po ba? We are hoping na yung Supreme Court would act on our prayer. When? Very urgent prayer. I was hoping within the day ngayon. Okay. Pero wala pa. So, we are praying to Allah subhanahu wa ta'ala that maybe on Monday po sana. Inshallah. Yes, inshallah. May clarification lang sana po, Senator. Kasi kanina, yung Proton Elic na na machine kasi hindi pa in-answer ni Sir Torre. Iba po yun sa ground penetrating radar na equipment din na dala nila. Meron kasi kaming more or less reliable information na yung Proton Elic can act, it's like a scanner which scans underneath, no, kung anong mga nakalagay, para siyang x-ray pero lupa, yung mga ganun, sa pagkaintindi ko para siyang sonar ba na nakikita mo ano. Negative po sa dalawang test nila na wala talagang tunnel sa loob, and we were informed na alam na nila ito. Even ako ang information po. May nagsabi sa amin, kaya nga gusto namin siyang tanungin. Meron silang Proton Elic, and we can summon also the person. Chairman po. Kung ano ba talaga yung resulta. At saka magpakandak din tayo ng Proton Elic tests. No? Kami nag-isip kami niyan. Kasi nag-iisip kami yung mga... lahat po ng motions na naisipan po ng mga abogado, nagawa na po namin lahat yun. Oo. Pero yung Proton Elic kasi, kami, balak din kaming magkuha. 90,000 ata ang charge sa amin. No? Magpa-scan ka lang. Ganun kamahal. No? So, gusto naming malaman sa kanya kung positive ba yun o negative. Kasi this is really a very high-tech equipment. We were told. And this can scan the ground and determine whether or not there is in fact a tunnel. Oh. At alam namin na yung hinire nila, negative po dalawang beses po. So, if the Proton Elic, which they in fact used, no, provided negative results, then why are they doing this? So this is not anymore a service of warrant. Bali, attorney, formal po rin yung nire-request yan na magkaroon din kayo ng sarili niyong test. Willing kami na magpa-Proton Elic din kami. Excuse me po, magpa-suspend lang po ako kay Chairman. One minute suspension lang po. One minute suspension.
Lord Padilla, na sure, resume. Merong suggestion si Senator Robinod Padilla na in the interest of justice, transparency, fairness, and everything, kung mag-proton-ili kayo, General Torre, we will allow people from Kingdom of Jesus Christ to rent also their own proton-ili para magkakaroon kayo ng transparency doon sa area. Para pag sinabi niyong negative, titingnan rin nila kung negative rin sa kanilang equipment. Yes, sir. All help, sir. All help to confirm or deny the existence of these facilities or hiding places of a political okay. is always welcome, sir. Okay. Sana si Juan. Kaya niyo magrenta niyan para sa sumabay kayo? Kaya man, sir. Pero pwede umalis muna yung mga pulis na dami-dami. Kung sino lang yung mag-conduct nung proton elic or whatever search, pwede yun lang talaga yung dapat. Tapos ayusin natin sa korte. May court order ba? May ano ba? Pwede ayusin na lang muna natin ito, sir. O, tinatanong ko lang kayo. Yes, sir. As far as your concern. Yes, we can. Yun pwede nga. Nagsasabla kami ng lawyer namin. Yes, you are willing, but yun. Kaya ninyo? Tara. So, sabayan nyo sila. Kung mag-test sila ganun, meron din kayo sarili ninyo. Your Honor, ganito po. Pag ma-positive na wala talagang tunnel dyan, aalis sila kagad. Yeah, by all means, anong gawin nila doon kung wala talagang... We have really reliable information na yung proton elic findings nila negative, no? Wala talagang mga tunnels doon sa baba, no? And that's why I was really appalled by his declarations a while ago that he was as if treating the ground penetrating radar as if it was the proton elic findings. That's different equipments. Grabe ka high tech po nila. Okay. Per suggestion of Senator Robinod Padilla. Pwede ba kayo magrenta ng sarili niyong proton elic? At sabayan niyo sila? Yes. Kanya din daw untes. Opo, opo. Opo, mabilis. Oh, magsabing wala, negative. Wala negative, diba? Kung ano gusto nyo. Walang reasonable belief. Diba? Para mabilis. Iba na ito. Kung wala talaga tunnel, yung proton elic, bakit pa kayo nandito? Kaya nga. Yes. To expedite everything. With the declaration of the... Yes, Your Honor. We're willing. Magkano? Magkano renta kaya niya? 90,000 ata daw. So you're willing to spend for that? Oo. Sige. Gawin natin ito. Oo. Sabi naman ni General Torre, he welcome that suggestion. So sabay kayo doon. Kung meron silang iti-test, mag-test rin kayo. Oo. Tingnan yung result ng both, both parties. Oh, para mabilis. O imagine kasi, kung if we will not do that, Your Honor, para matapos ito, gusto niya na i-clear lahat ng Kibuloy's followers there. Mga 2,000, ito ang mahal po ng hotel. Hindi na kailangan yan. Kailangan. Kung saan nila gustong mag-test, sabayan ninyo. Oh, sige. Sabay kayo. Okay. You can do it. Sabay kayo. Pag wala tayo, alis sila. Wala kaming problema doon. Oo. Oh. Sige. Protonelic, Your Honor. Ganito. Para ano po, ganito. Very fair. May proton elic. Kasi proton elic yung dinala nila eh. Oo. Kung saan sila mag-scan. Pero actually, Your Honor, we were told, maski malapit lang siya, pwede mo na i-scan. Ganun siya ka-powerful. Makukuha na. Maski ilang meters po. Kaya nga. So, yes. Oo. Magrinda kayo. Yes. Mabilis. Oh, okay. Oh. Para pag na-test nyo lahat ng grounds doon at wala na talaga makita, there's no reason for them to stay in the hotel. Permahan kami dito. Para lalaki sa lalaki, Ron. Baka naman eh. Kanina nga, noon,
sabi niya, photoshop daw yung, anong tawag dito, tunnel. It turned out, totoong-totoo pala yung tunnel. O, di, sige, dito, ngayon. Permahan kami. Oo. Eh, huwag mo na. 1 minute suspension.